I found my partner from online dating. Ayos, sana all. Met this guy on Tinder. Sa Tinder naman siya. After 2 months of talking, nag-confess ng feelings ang kuya mo. Yung mga kabataan ngayon, maging yung mga may edad na, ay patuloy pa rin gumagamit ng online dating para magkaroon sila ng kakilala or ka-relationship. Very prevalent, no, yung paggamit ng dating application, no, sa Philippines. Kaya sa Bumble, halimbawa, narinig natin yung Tinder, dumaan na rin yung Omegle. The growth in the use of mobile phone communication for dating in the Philippines is very evident. Naramdaman mo ba yung bagot kagabi dahil nag-down yung Meta? Siyempre, tinext pa nga kita nun, di ba? Hindi ko na-chat yung ka-chat ko sa online dating. Sir, deserve yan kasi hindi mo na-chat. Yung pag-down ng site kagabi, siyempre specifically yung Meta kagabi, doon ko talaga na-realize kung gaano ka-reliant yung mga tao sa social media. Beige flag. Bakit beige flag sa'yo? Dark humor kasi, depende naman yun kung saan mo siya gagamitin. Bakit red flag? Ano, kasi gusto ko ako lang. Uy! Sa akin, mas positive siya. Alis naman. Siyempre, since we're talking about dating application, halimbawa, kailangan mo i-present or sabihin natin i-market yung sarili mo para makahanap ng tao na pareho kayong ginagawa. Pareho kayo ng ginagawa. Kahit pareho kayo ng hobby, pareho kayo ng trip sa buhay, ng pinupuntahan. Welcome to TMI Talks with Hataw PUP, a podcast where we navigate into the complexities of love and relationship through online dating and life in social media. So parang from ghosting into establishing intimacy virtually. And of course, from swiping online to deep down into how technology is reshaping our lifestyle. Yes! So, ayun na nga, I'm your host, Jordan Gutierrez, and of course, since pinaghandaan ko tong araw na to, syempre naman, nag-research tayo. So, ayun na nga, according sa research, as the year of 2024, 5.4 billion or 6.2% of the world's population were social media users. That's why, we'd like to deep dive or provide some insights sa mga kinahihiligan, kinagigiliwan, at pati na rin about sa privacy ng isang tao. Also, I like to add about sa online dating na isa sa mga topic natin na nakita ko din yung recent news ng ABS-CBN na isa sa top Bumble users ang mga Filipino sa Southeast Asia. And really, that says a lot. So, to start off, syempre, mga personal experience muna yung papakinggan natin. Meron tayo rito mga responses galing sa PUP community kung saan ibinahagi nila yung kanilang mga karanasan, lessons, and insights regarding online dating and dating culture sa PUP. So, syempre, babasahin natin yan mga kahataw. At nawa ay makakuha tayo ng mga aral sa mga ibinahagi nilang karanasan ng mga kapwa natin PUPians. So, sa start off, nandito yung una nating sender, si Jen. Sabi ni Jen, sino ba kasing nagsabi na successful ang love life sa online dating? Naniniwala naman ako. Hirap sa online dating, lalo na kapag mga nakakamatch mo hanggang match lang. Ayaw magsipag first move. Ala, problema yan. Tas nakakalula pa kasi lahat sila mukhang burgis na ready kasamparin ng 1 milyon ng nanay para layuan mo ang anak niya. Kasi dukha ka lang ang OA, sabi ni Jen. Tas mostly din sa mga lalaki doon, super red flag. Like napaka-narcissist. Ay, grabe naman yung naranasan ni na ating PUPian si Jen. Grabe naman yung pagka-red flag ng mga nakamit niya. So sabi naman ni Sunny dito, I found my partner from online dating. Ayos, sana all. 1 year and almost 2 months, masyado pang maaga para sabihin na kami na talaga forever. Pero we are working on that. He is my first real relationship. Hindi ko ina-expect kasi for me nung una, chill-chill usap lang, like may previous kausap, but something with him is different. We both
come into different world, but in some ways, we meet in between. Ay, kabog naman to. Na-meet na ni Sunny yung kanyang makakasama sa forever. Ay, kabog naman si Sunny. Sana all. Ayan, sabi naman ni Ganda lang, met this guy on Tinder. Sa Tinder naman siya. After 2 months of talking, nag-confess ng feelings ang kuya mo. 8 months naging kami through online. Mag-aapan na taon na kaming mag-jowa. Ay, ang tatag naman. Nakilala lang sa online dating tapos magpo-4 years na sila. Ano pong dasal nyo? Pengi po. Ayan. Ito naman, sabi naman ni Letter D, masakit. Tinrato ko naman ng tama. Pinagsinungalingan lang ako. Binigay ko ang lahat. Igo-ghost lang ako sa huli. And you know what's worse? Parehas kaming babae. That hurts so much. Ayoko nang umulit. Ilang linggo lang at buwan din akong nagpakatanga, kakahabol. Napagod din ako at the end. Pero it's okay. Nakamove on ako. Lesson learned, wag nang mag-online dating. Ayun yung sabi ni D. So, as experience ni D, masyadong masakit yung naranasan niya kasi biglang nawala yung kausap niya sa online dating. So, nalaman na natin ang mga experiences and insights sa mga PUPians. So, i-wrap up na natin dahil nandyan na ang ating guest speaker. May we introduce to you Mr. Gerald Lerida, a professor from the PUP Department of Humanities and Philosophy, College of Arts and Letters. Good day, Sir Gerald, and welcome to TMI Talks with Hataw PUP. And before we start to our discussion, kumusta naman po kayo? Yeah, I'm doing good, no? Medyo quite busy lang. Siyempre sa teaching, lalo na approaching na yung second semesters natin in PUP. Yung topic natin ngayon sa podcast natin is about siya sa online dating na talamak ngayon. And then, nakikita naman natin sa social media na iba't ibang social media platforms na yung mga kabataan ngayon, maging yung mga may edad na, ay patuloy pa rin gumagamit ng online dating para magkaroon sila ng kakilala or ka-relationship. And sa tingin niyo po, gumagamit din po ba kayo ng mga online dating apps din po? Very prevalent, no, yung paggamit ng dating application, no, sa Philippines. At nakikita natin to sa dami ng choices na makikita natin in the Philippines. Meron tayong tinatawag or very familiar, no, tayo sa Bumble halimbawa, narinig natin yung Tinder, tumaan na rin yung Omegle, at marami pang iba, no. Ito ay indication na maraming choices, no, yung mga Filipino na gumamit ng dating application. Siguro marahil ito ay dala na rin, no, ng pagbabago natin in terms of our technology, no. Traditionally kasi, no, the use of mobile phones, no, has provided the agency to enable personal and professional connection. And the use of mobile phones had cut distances and it optimistically changed the interaction of the people. And syempre hindi exception doon yung paggamit, no, ng dating application. By the rise of different choices about dating app, tulad na nga lang ng nasabi natin kanina, may Tinder, may Bumble, Grindr, at kung ano-ano pa. And the growth in the use of mobile phone communication for dating in the Philippines is very evident. And the spread of the use of mobile phones for dating has led to discussion that questions somehow the morality or the morals of the Filipino people. Kasi alam na natin na very conservative at very traditional, no, yung konsepto natin bilang mga Filipino pagdating sa pagbibuild ng relationship, no, pagbibuild ng ating communication, pagbibuild ng ating hinaharap, lalo na, again, in terms of relationship. And surely, social media such as dating application reshape the dynamics and societal norms, specifically in terms of courting, no, and again, building relationship. Actually, research claimed that almost 71%, no, of the Filipino millennials know at least a couple, no, who have met via online. And such involvement in online dating is changing the experience of traditional dating, which makes many individuals, no, from older generation have been worried about that. Kasi nga, again, sa mga Filipino, very traditional tayo at conservative, lalo na sentro tayo, no, ng religion because of our history. Tama ka, no? Tulad ng sinabi mo, hindi lamang millennials yung gumagamit ng online dating application, no? Sa lahat ng age, actually, mayroong specific na dating application, no, sa lahat ng ages. At hindi lamang by in terms of age,
may gumagamit din in terms of their preferred sexuality. Halimbawa, yung Bumble for the common people, right? Prevalent yung gay, for example, sa Grindr, halimbawa. At meron din tayong tinatawag na dating apps such as Her, for example, para sa mga lesbian, halimbawa. No? And Omegle as well, no? Para sa common people. So, doon pa lang sa konsepto na maraming choices yung mga Filipino, ipapakita ito na meron tayong kalayaan pumili at ipakita yung preferred natin sa isang tao. Paggamit ng dating application, hinahanap din natin yung ibang tao na merong same na preferences. However, there's always a negative impression, again, because we are Filipino in terms of the use of mobile dating application. Somehow, nagpapakita na nililesen yung konsepto natin na ang paggamit ng dating application is a taboo, no? If ituturing natin na taboo ang paggamit ng dating application dahil ito ay ganun yung pananaw ng ilang mga Filipino pagdating sa gumagamit niya ng dating application, no? However, maaari din naman nating sabihin kahit may mga negative na pagtingin sa paggamit ng dating application, meron din mga positibong pananaw sa kung paano natin tinitingnan yung mga taong gumagamit ng dating application. Therefore, I do believe that I would rather shed light, no, sa positive aspect ng use ng dating application, but not to the extent that I want to promote the use of dating application, somehow often overlooked and dismissed because of this tradition and because of this customary regarding sa ethics, regarding sa morality, for example, ng mga Philippines. There's always a two sides of the coin. Sabi nga. Ayun po sir, sa mga nabanggit natin kanina na sinabi nyo na talamak talaga sa ating mga Pilipino yung paggamit ng online dating applications, kayo po sir, may nakagamit na rin po ba kayo ng online dating apps? That's a very personal question. Una, no, bago ko sagutin yung tanong mo, may mga tao na hindi nila gustong, isa ito sa mga indikasyon, no? May mga tao na hindi nila gustong sabihin na gumagamit sila ng dating application. Dahil nakakulong pa rin sila sa konsepto ng tradisyon, at hindi isa nakakulong sila sa konsepto ng tradisyon kaya hindi nila ito ginagawa, pero ayaw nila itong ipaalam sa iba. Ay, dahil nga nakakulong tayo sa konsepto na baka i-judge tayo ng ibang tao, ay gumagamit ka ng application, no? Talamak yan sa konsepto ng sexuality. Naghahanap ka ba ng hookup, halimbawa? Kasi yun yung mga negative na aspeto kapag tinasabi nating dating application. No, may mga tao na ayaw nilang sabihin na gumagamit sila ng dating application dahil nga sa ganong klase ng naratibo ng ilang mga Pilipino na tumitingin at nagjudge sa mga taong gumagamit ng dating application. But for me, personally speaking, since you asked me, I didn't use dating application. It's a matter of preference actually at the end of the day. But again, I wouldn't say na ayokong gumamit. But rather, I would rather prefer the not necessarily the traditional one. I'm always on the side of in terms of communication sa face-to-face, no? Kahit kasi sabihin natin na merong both synchronous and asynchronous ang dating application, even yung mga social media, even videos of social media, palagi at palaging merong lapses, no? Sa pagkakaroon ng communication, no? Videos of social media. Lalo na, no, kapag dinadaan lang sa text, halimbawa. Lalo na kapag dinadaan lang sa chat. Kung hindi man sa chat, again, tulad ng sinabi ko, merong synchronous at saka asynchronous. Maaring kayo nag-video call, halimbawa. Pero meron at meron pa rin pagkukulang, no, sa paggamit ng social media at dating application. Ayun, katulad din po ninyang sinabi nyo na maraming iba sa atin na hindi pa bukas na kayang sabihin na gumagamit sila ng online dating app. Katulad ko, share ko lang experience ko, kasi nung nakaraan din ng mga taon, hindi pa ako naging open, ipaalam sa mga friends ko na gumagamit ako ng online dating apps. Pero nitong mga 2023, gano'ng nakaraang taon, naging open na ako na nahihayag ko na yung sarili ko na eto ako, nag-online dating din ako, gumagamit din ako ng ganyan. So, nasa sa atin ngayon, tama yung sinabi po ninyo na nasa sarili natin kung ihahayag natin na gumagamit tayo ng online dating apps, kasi privacy natin yon. Kung i-share natin sa kanila, kung mahihiya man tayo, nasa sa atin na kung i-share natin na kung gumagamit tayo ng mga online dating apps. Kung nabanggit nga natin yung mga talamak sa ating mga Filipino, yung paggamit ng online dating apps, may mga societal norms tayong na nababago na. Ano ba, kapag traditional
dating, sa online dating, ano po yung mga napapansin nyo na ginagawa sa traditional dating na hindi na ginagawa sa online dating? Napakaraming aspeto na meron sa traditional na dating at saka yung sa online dating. Unang siyempre, mas filtered. Mas filtered ang online dating. Lalo na sa pagsisimula pa lamang at paghahanap, no, ng iyong, halimbawa, maaring possible na partner sa online application, no? Una-una, syempre, kailangan mo, ang pinakaunang nasa isip or naratibo ng isang tao na gumagamit ng dating application ay syempre ibida yung sarili nila sa positibong pananaw, sa positibong perspektibo. So, sa madaling salita, kailangan mo ibida kung ano yung mga bagay na tingin mo ay magugustuhan ka. Very filtered siya. Kasi kung gagamit ka man siyempre ng dating application, hindi mo naman maaring ipakita kung ano yung tingin mo kakaayawan sa'yo. Sobrang pili ng mga bagay na maari mong ipakita. At kung ano yung papakita mo na, ito yung refleksyon ng mga bagay na gusto mong makita sa'yo. Para pag sinabi kasi natin pagkakilala natin, no, sa isang video use of dating application, ito ay random person. Right? Pero dahil siya ay isang random person, meron talaga at merong pag-filter ng kanyang sarili. No? Hindi naman natin sinasabi na sama, again, ang gumamit ng dating application, pero ito talaga yung primarily na naratibo kung bakit tayo gumagawa ng nag-create ng profile, halimbawa, para ibida yung mga bagay na tingin natin ay magugustuhan ng iba. At ito yung malaking, again, malaking bagay na wala sa tradisyon. Meron at meron mga bagay na hindi mo makikita, no, sa paggamit ng online dating application. At yun yung para sa akin ay very crucial, personally speaking, para sa akin. Very crucial at very personal to me. Because I'm a very, sabihin natin, I'm always looking with the emotion. I'm always looking with the narratives. At ito yung mga bagay na, again, for me, it's very crucial, personally speaking. Pero, posible din naman na ako mismo ay gumamit ng online dating application. Maari din naman. Sa madaling salita, maari natin sabihin na hindi naman talaga yung online dating application yung problema. It is the people. It's the person who actually use the dating application, properly and ethically speaking. Definitely, meron at meron mga tao na gumagamit ng online dating application para makapang-scam. Nangyayari ito. So, iyon marahil lang isa sa mga negatibo na pangyayari sa paggamit ng online dating application na aking iniiwasan sa madaling salita. No? Dahil maaari tayong maloko, halimbawa, maaari ma-breach yung ating security, yung ating personal identity, halimbawa. Pero maaari din naman itong maiwasan, no? Sa tamang paggamit ng online dating application, maaari naman ito maiwasan. Ayun, may na-encounter na po pa kayo ng mga story from your friend po na nagagamit yung mga personal information nila, yung mga pictures nila sa mga dating apps na bigla-bigla nilang nakikita na lang na andun na sila sa Tinder, ganun. Oo, marami akong kakilala. Actually, talamak talaga yung identity theft. No? Nangyayari ito sa hindi tamang paggamit or paggawasto ng ating identification using social media. At mas prevalent ito, no, sa online dating application. Dahil sa online dating application, maaring ang mismong sabihin natin nanloloko sa iyo is yung mismong pinagkatiwalaan mo. Marahil ang pinakamalala na pangloloko sa video use of social media and online dating application is yung tinatawag natin na sextortion. Isa yun sa mga malaking halimbawa. And more sophisticated cases. Minsan, una, syempre, they slowly gain, no, the victim's trust, no, and obtains access on different accounts, no, computer passwords, halimbawa online bank accounts, that's the worst. Pag sinabi nating sextortion, no, alam naman natin to, no, it generally involves the use of threat, no, pananakot, no, of sharing explicit images, no, videos, different informations about person without their consent. And typically, with the aim of coercing money, favors offered explicit content from the victim. Under the Philippine law, no, meron tayong batas para sa ganong klase ng kaganapan. No?
lalo na yung tinatawag natin na cyber security. Meron tayong Cyber Prevention Act, halimbawa, na nagpoprotekta sa ganong klase ng pangyayari. No, at definitely meron itong karapatang parusa. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga kinuukulan dahil meron talagang kaukulang batas para dito. Minsan, kahit yung mismong naloloko minsan, ay hindi nila alam na niloloko pala sila. Dahil una-una, may mga tao na gumagamit talaga ng dating application dahil seryoso talaga sila. At actually, karamihan sa mga tao, mostly na gumagamit talaga ng dating application, seryoso talaga sila na makahanap talaga ng partner nila. Pero tulad ng sinabi ko, may mga pangyayari na hindi nila alam mismo na niloloko pala sila nung mismong kausap nila dahil binigay na nga nila, no, they already gave the trust na sa iba. No? Halimbawa na nga lang, hindi mo alam na pineperahan ka na lang pala. No? May mga ganong klase ng pangyayari. Minsan may mga nabibiktima, hindi man mga Filipino, ang ilang mga nabibiktima nito ay mga foreigner, halimbawa naman sa ibang bansa, nang nagiging kapartner nila ay isang Filipina, halimbawa. No? So, may mga ganong klase ng pangyayari na hindi man mismo Filipino yung biktima, pero ibang bansa na kung saan, no, ang naloko mismo is yung mga Filipino, halimbawa. Moving on, tulad na nga lang ng sinabi ko, no, punta tayo sa konsepto na kung saan karimihan talaga, no, ng gumagamit talaga ng dating application ay seryoso sa idea na makahanap sila, no, ng prospect na magiging partner nila. Kaya nga, as much as possible, ang ginagawa nila is ipresenta yung mga bagay na totoo sa kanila. Kaya nagkakaroon ng balanse ng pagpipresenta ng sarili nila at balanse sa mga bagay na hindi nila dapat ipresenta. No? Ay, yun yung bagay na tingin ko ay nangangailangan, no, ng isang masusing pag-iisip sa sarili mo, no, para ipresenta ng tama yung sarili mo sa iba. Sa madaling salita, ang online dating application is para siyang isang market, not on a negative way. Isa siyang market na kung saan maari mong ipresenta yung sarili mo at maaring merong mga tao na sabi natin magustuhan ka dahil sa mga bagay na ipinipresenta mo. Ito po sir, medyo mas malawak at malayang na. Kasi kayo na mo naiisip yung question na, di ba talaga po sa atin, malaya tayo sa paggamit ng social media, kahit anong edad man. Yung mga bata po, di ba open naman yung Facebook, may access yung mga bata sa Facebook, ganyan, kung ano mang app na i-download nila. So pwede silang makagawa ng sarili nilang dating app or yung personal information nila, gumawa sila ng sarili nilang account sa dating app. Ano po yung pagtingin nyo sa mga kabataan o mga bata pa lamang na pumapasok sa ganitong sistema? So, kung ang tinutukoy mo is yung kabataan na wala pa talaga sa legal na... Yes, ayun ba yung pinakatanong? Yes, okay, so, marahil hindi lamang sa konsepto ng moralidad, no? Pero sa usapin na rin ng technicalidad. No, dahil sa batas, no, hindi natin matuturing talaga na sabihin natin na sa legal, no, na edad ang bata na 18 pababa, no? At alam naman natin, no, na ang paggamit ng dating application talaga is para sa mostly sa ito ay sa adult talaga. No, tulad na nga lang ng sinabi natin, maraming choices sa dating application. Maaring in terms of your sexuality, gay, lesbian, bisexual, at kung ano-ano pa. Hindi natin ito maisasuggest absolutely sa mga kabataan na wala pa sa legal na edad. No, marami ring negatibo, no, na marami ring negatibo na perspektibo or negatibo na epekto, no? Kahit sa mga adult, maraming negatibong epekto ang paggamit ng online dating application at lalong-lalo na sa murang edad. At absolutely, hindi natin ito maipapayo na gamitin ng iba. Okay. Kagaya yung sinabi ko kanina, kasi yung mga kabataan nagkakaroon ng pagtataka, inisip nila na pwede sa kanila to, madaling baguhin or ibahin nila yung mga information na ilalagay nila doon para makapasok sila sa age na pwede nilang gamitin doon. Ngayon sir, na pag-usapan natin na open tayo lahat, alamak sa atin yung online dating, may prepared question kami para sa inyo. Ito po yung question natin. Una po, would you advise your single friends to use dating apps to find a meaningful or serious relationship? Why or why not? Okay. So, napakagandang tanong niya, no? So, maaari kong sasagutin sa mismo experience na meron ako. Sa katotohanan lang, maaring sa
makakilala ko or kahit yung mga pinakamalalapit na kaibigan ko, gumagamit talaga sila ng online dating application. At maaaring sabihin na iilan lang sa amin yung hindi gumagamit at isa ko talaga ako doon. No? At sa madaling salita, ang sagot ko ay maari naman kasi talaga. Unang-una, isa sa mga ideya kung bakit talaga gumagamit ng dating application ang isang, no, sa mga seryosong naghahanap na kanilang partner is marahil wala silang kakilala sa paligid nila na maari nilang makasundo, no, sa mga bagay-bagay. At again, isa yun sa mga dahilan kung bakit sila naghahanap na maari nilang makapartner or makasundo sa online dating application. Sa madaling salita, in terms of technicality, no, mas maaring marami kang choices. And that means of face-to-face interaction, mas preferred ko yun. So, kung meron man akong kaibigan na walang face-to-face interaction, halimbawa, kahit sabihin natin hindi sila magaling in terms of face-to-face interaction, halimbawa, maaari kang gumamit, maaari ko siyang ipayo na maaari ka naman gumamit ng dating application. Dahil sa mga dating application, may kita mo talaga kung sino yung mga tao na kapareho mo ng hilig. Maaring may mga pagkakataon din na kahit ang mga introvert halimbawa ay gumagamit ng dating application. Again, nasa sa atin yun kung paano natin i-filter ng tama yung mga tao na nakikita natin sa mga dating application. Lalo na kapag nakita mo, halimbawa, na pareho kayo ng hilig, pares lang kayo magbasa ng libro lang, tumahimik lang sa isang sulok halimbawa, no? At marahil yung mga ganong klase ng preferences ay hindi mo nakikita sa mga taong nasa paligid mo, kaya gumagamit ng dating application. So kung yun ang ating katanungan, maari nating ipayo, no, na gumamit ng dating application pero sa tamang paraan, dahil maraming again na negatibong perspective ang paggamit ng dating application. Ito naman po yung next question natin. What boundaries do you recommend setting in online dating to enhance safety during digital interactions? Okay, so sa pinto ng data privacy, sa madaling salita, no, unang-una, napakahalaga ng ating privacy. No, hindi tayo basta-basta nagbibigay, no, ng tiwala sa mga taong obviously randomly na maaring makasundo natin, no, sa online dating application. At maraming paraan, no, na para somehow ma-verify, no, yung mga ganong klase ng masamang gawain sa online dating application. Siyempre, yung background, halimbawa, no, minsan may mga nakaka-match tayo halimbawa sa online dating application na nagbibigay sila ng personal na impormasyon para lang i-verify kung totoo silang tao. Minsan nagbibigay sila ng kanilang Facebook account on other social media na connected dun sa pangalan nila halimbawa, no? So marahil lang sa pinakaunang step ay isipin natin kung paano gumagana ang sang-scam, no, sa social media. Kung paano maaari sila makapanloko. Sa ganong paraan, maaari kang mag-isip advancedly na maaring ito yung tactic na ginagawa niya para lang makuha yung aking trust. Pero marahil mas magbibigay tayo ng tiwala sa mga tao nagbibigay ng kanilang other information pagdating sa social media. In terms of information, is yung other social media account, hindi yung very personal information such as such as address halimbawa, lalo na ang bank account. Definitely hindi mo siya absolutely ibibigay, no? Kahit may mga minsan nagkakaroon na ng relationship halimbawa, LDR halimbawa, minsan pagkakataon na tumatagal siya ng 2 taon, 3 taon, pero at the end of the day, no, isa ka lang pala sa marami niya ding chinachat halimbawa, at ikaw yung nagkataon na nagbigay ng isang bank account, no, at personal information mo sa kanya. At definitely may mga ganong klase ng instances at nangyayari talaga siya sa realidad, no? So talagang talagang hamon, no, para sa isang taong gumagamit ng dating application yung kanyang seguridad, no, lalo na sa kanyang identity. Yun ang isang pinaka-importante na palagi natin tatandaan. Maaari tayong gumamit ng dating application, no, sa tamang paraan, no, na may pag-iingat
sa ating na may pag-iingat sa ating sa mga ating sarili, lalo-lalo sa seguridad. Thank you po, sir. So, narinig natin yung mga naging explanation, discussion natin about sa online dating, at nakita rin, napakinggan natin na sa patuloy na pag-usbong na mabilis sa teknolohiya, ng paggamit natin ng malaya sa social media, ay napaabot tayo sa paggamit ng online dating para magkaroon tayo ng kakilala, karelasyon, at mapabuti yung ating connection sa mga tao na sa mga tao na nakakilala natin. Ngayon, sir, mayroon ka bang last message para sa ating mga listeners? So, tulad na lang ng marahil yung bandang huling bahagi natin, no? Merong negatibo at positibong paggamit ng online dating application. Ang pinaka-importante natin dito na ating tingnan is yung ating mga seguridad, lalo na sa ating pagkakakinanlan. No? Ang pinaka-importante sa atin, again, is kailangan nating pangalagaan yung sarili natin seguridad. At marahil, doon mo mismo makita yung hinahanap mo na partner kung sakali man o karelasyon sa iyong mga sarili o para sa inyong mga sarili o para sa ating mga buhay. So marahil yun yung pinaka-importante natin na kailangan tingnan. Ayun, maraming salamat po, and TMI Talks with Hato PUP magbabalik para sa susunod na segment. Thank you! Our next speaker is no other than the President of Hato PUP, Mean Rihinyo. Welcome to TMI Talks with Hato PUP. And kumusta ka naman, Miss Mean? Maayos naman. Hindi ko nga alam ba't nandito ako eh. Pero since yung title natin, di ba, TMI Talks with Hato PUP. So, of course, representing the Hato PUP perspective and of course, giving... since Women's Month nga, di ba? Nilagyan natin ng maganda tsaka twist yung podcast natin, suppose. So, ayun. Naramdaman mo ba yung bagot kagabi dahil nag-down yung Meta? Siyempre, tinext pa nga kita nun, di ba? Hindi ko na-chat yung ka-chat ko sa online dating. Sir, deserve yan kasi hindi mo na-chat. Siyempre, alam mo ma, yung pag-down ng site kagabi, syempre specifically yung Meta kagabi. Doon ko talaga na-realize kung gaano ka-reliant yung mga tao sa social media. Hindi lang sa online dating, kagaya yes, kung nangyari sa'yo, di ba? Hindi mo na-chat si, alam mo na... Huwag magsabi ng pangalan. Actually, hindi mo na nakwento yan. Bago na naman yan, alam mo. Doon ko talaga naisip na highly reliant yung mga tao when it comes to technology or to be specific in using social media. Kasi nga, di ba kahapon nagpanik ako eh, actually. Same, ako rin. Pero buti na lang, nasa meeting ako. Nagpanik ka kasi hindi mo na-replyan yung talking stage. Ako, nagpanik ako kasi may event tayo, hindi ko kayo makakommunicate. Wala mo naman talaga. Diba? Iba kasi yung priority mo, online dating ka kasi. Ako, syempre, we should go out sa social media itself. Hindi lang naman talaga para sa mga online dating yung use ng social media. Hindi lang tayo na gumagamit ng online dating apps. Yes. Para makahanap tayo ng someone, yung favorite person natin. Ay, special. O syempre, gumagamit tayo ng mga social media or online dating apps para mag-build ng social relationship sa ibang tao. Communication, social interaction, and etc. So kagabi, naisip ko talaga kagabi nung nag-down yung site ng Meta. Naisip ko talaga paano ako makapag-communicate sa inyo specifically. Kasi meron tayong gaganapin na event. And hindi ko palibigay yung mga final directories ko, etc. Doon ko talaga na-realize na yun yung manifestation, kumbaga realistic example kung gaano ka reliant yung mga tao sa social media when it comes to social communication. Kasi according to the demand search research published last March 4 lang. Ano na tayo ngayon? March 6 pa lang. March 6 pa lang. Ayan, very updated to. Kasi March 4 to pinublish, di ba? Yes. Ayan, the data shows that 5.17 billion people use social media. Isa ka na doon, isa na ako doon. Ang dami. Siyempre, as of 2024, which is equivalent
average person uses social media for 2 hours and 35 minutes every day. Siguro nagbebebe time ka sa IG siguro mga hindi lang 2 hours. Hindi 2 hours, napakatagal. Oo. Millennials and Gen Z are the most frequent users of social media platforms. Most use social media applications are Facebook, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Snapchat. Ayan, alam ko meron kang ganyan sa phone mo. Siyempre lagi kang tambay sa IG. Alam ko may TikTok account ko eh. Siyempre, Philippines is in the top 9, having 84.7 million social media users. When it comes to gender survey data, male got the highest percentage on social media usage, which is 53.6%, and the female got 48.4%. So, sa study pa lang na to, statistical study, malalaman na natin kung gaano ka-reliant yung mga tao sa social media. So, tatanungin kita, KD, mabubuhay ka ba ng isang araw na walang social media or mabubuhay ka ba ng isang araw na hindi ginagamit yung online dating application mo? Ako, mabubuhay naman ako. Yung kung online dating lang, pero yung buong social media, hindi. Bakit? Kung buong social media platforms yung Facebook, kumbaga ganun, hindi ako mapapakali buong araw talaga. Kasi hindi mo machat-chat yung... Hindi ko makakamusta, malalaman, maka-update, kasi ganun. Kasi huwag ka maging ganun ma, kasi pag masyado tayong reliant sa paggamit ng social media, hindi na natin napapractice yung tinatawag na in-person social interaction sa ibang tao. Kumbaga, nalalesen yung social skills natin in person pag nasanay na tayo na puro social media na lang, na nakakulang na tayo sa virtual world and hindi na natin alam kung paano makipag-interact sa ibang tao. Yan yung mga isa sa mga kumbaga mga bad effects pag yung isang tao highly reliant siya sa paggamit ng social media. To the extent na doon na umiikot yung buhay niya, lalo na sa context ng online dating. Kumbaga, naniniwala siya na sa online niya na lang makahanap si the one. Yun ka eh. Yung naghahanap sa mga tao sa paligid mo, ganyan. Doon ka na, naka-close ka na doon sa concept na, okay, paggagandahin ko yung dating profile ko. Yes. Makahanap ako ng apam. Ayan, makahanap ako ng someone sa virtual world na kung saan mamahalin niya ako at mamahalin namin yung isa't isa. Huwag ganun. Kasi pag ganun yung konsepto ng isang tao, nagiging bad yung labas ng social media or ng online dating application, which is hindi siya dapat ganun. Oo. Kailangan natin magkaroon ng moderation sa paggamit ng online dating application. Kasi pag-isipin natin, may use pa rin naman yung online dating, lalo na yung social media. Kasi syempre isipin natin na kung wala dito yung minamahal natin, yung minamahal natin, nasa ibang lugar siya, nasa ibang bansa, or example, nagkakilala kayo dito, so malapit lang, tapos it happened na kailangan niya umalis and pumunta sa ibang lugar, yung social media, ano siya, a very relevant siya when it comes to your communication. Kaya maraming nabaliw nung nag-down yung nag-down. Lalo ka na. Random ko yung ano pagka ano may nag-ano ka ata. Baka nag-panic ka? Pero ikaw, feeling ko hindi kasi may textmate ka. Uy! Text sa'yo eh. Siyempre may load ako, di ba? Ito kasi wala kasi akong unmatwit. Oo. Pero, pag titingnan natin, may mga nabibuild naman na magandang character sa sarili natin sa paggamit ng online dating application. Doon natin may mga nakasalungha tayong mga tao sa ibang lugar. Eh, meron din naman mga story kasi na mga successful relationship. Totoo lang. Sa online, di ba? Yung mga kwento sa kay MJS, ganyan mga afam. Kaya na lang din sa mga responses na binasa natin, meron. Meron. 4 years na sila. Oh, kabog. Stay strong. Yes. Di ba? Pero sa inyo siguro, hindi ko lang sure kung mag-stay. Parang 2 weeks na lang eh. 2 weeks na siguro. Iba-iba. Bad yan ba?
Sige. Para sa parang sa mga manonood nito, huwag niyo pong tularan. Ala! Si Jordan sa pagiging maraming ano, maraming ka-talk. Pero joke lang 'yun. Joke lang 'yan, siya. For cloud lang. For cloud. Ayan, so 'yun ma. 'Yun yung lagi nating tandaan when it comes to unconsciously man natin or unconsciously tayo nagiging reliant sa paggamit ng social media. Hindi natin na namamalayan na nawawala na yung social skills or in-person social skills natin sa pag-interact. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng anxiety, hala, maraming tao, paano ko sila i-handle. Yung mga ganong pag-iisip na natatakot ka na mapag-interact sa ibang tao in person kasi nasanay ka na nakipag-interact ka through social media. Yes. Virtually. So, kailangan natin lumabas dun sa virtual world na create natin. Lalong-lalo na para sa for the sake of relationship building. Mm-hmm. Totoo. Ayan, so social media or technology itself is not a hindrance to the development of humanity. A proper usage and being able to realize yung essence nito, kung saan na ba ito nararapat na gamitin. Yun yung kailangan natin isipin. Kasi love will always find a way, not in a narrow road with red flag signs, but in a bright green road. Green flag tayo. Green flag. Tayo for the red. Yes. I think yung susunod na segment, malalaman natin. Sa game na yon. Magpapalaro tayo. Isasama kita sa laro na yon. Sige, go. For the go dyan. Yes. Malaman natin kung ano ba yung mga red flag, green flag. Diba? Uso kasi yun ngayon ba? Yes. Sama pa yung beige flag. Ay, nahintika. Oo. Wala ka na ba ibang sasabihin? Wala naman. Baka mamaya, sana mamaya hindi na mag-down ulit yung meta. Kasi may event ulit tayo bukas. Kailangan natin ng communication para doon. So, ayun na nga, narinig natin ang mensahe discussion ng ating president ng Hataw PUP about sa online dating system, tsaka sa social media, technology, at sana may napulo tayong aral sa kanya. Sana naman. At hindi lang tayo sa puro pa-online-online dating na ganyan. So, maraming salamat, Ms. Mae Ann Rehino, para sa pagbibigay sa amin ng maikling discussion. At para naman sa susunod nating segment, abagan nyo ang aming mini game kasama ang ating president and guest speaker na si Sir Gerald. Guys, abangan nyo sa ating next segment. Hello guys, welcome back sa ating TMI Talks with Hataw PUP. Ngayon, nasa last segment na tayo. Ito yung ating mini game na pinamagatang red flag, green flag, and beige flag. Ano nga ba itong gagawin natin sa mini game na to? Kasama ko ngayon yung ating dalawang speaker, si Sir Gerald and si Miss Mae Ann. Ang gagawin natin, pag mababasahin tayo na statement dyan, tapos kung green flag siya sa atin, yung ibig sabihin ng green flag para sa atin is go na go tayo, push na push tayo dito, yung sa statement na yon. Tapos healthy yung pag-growth, yung ano natin siya, description natin siya. Sa description natin sa green flag. Then, sa red flag naman, ito yung X, yung no na no tayo, yung ayaw natin, ganyan, yung stop, wag na yan, stop the car, yung mga ganon. Tapos yung beige flag naman, ito yung plain, boring, middle ka lang, ganyan. So, mag-start na tayo. Ready na tayo, guys? Ready. Yan, sige. Yung first statement natin, practicing dark humor. Beige flag. Bakit beige flag sa'yo? Dark humor kasi, depende naman yun kung saan mo siya gagamitin. Kaya siya para sa akin middle ground. It's the way how you present kung ano ka dark or the dark humor itself sa ibang tao or sa ka-date mo sa online. Sa akin beige din, kung importante kasi ng humor. No? At minsan nagiging part ng humor is yung dark humor. No? Pero kailangan nating linawin, ano ba yung ibig sabihin talaga ng dark humor? At paano mo siya tinitignan? Something that is personal to you. No, may mga pagkakataon kasi na kung saan tinatawanan natin minsan yung klase ng dark humor because we somehow get a specific reference. So ang indication nito is meaning nagkakaintindihan kayo pareho ng sinasabi niyong reference. Dahil may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagkikreate ng isang statement about a joke, minsan hindi ito nagagets ng iba. So minsan nakakahanap tayo ng partner na kung saan nagagets yung parehong iniisip ninyo. No? Minsan nakita natin ito sa konsepto ng dark humor.
Pero definitely meron ding negative na aspekto, yung dark humor, kaya nga siya page yung pinili ko. Kasi if you personally, tinitignan mo as hindi lang siya kind ng humor, pero pinapaniwalaan mo talaga na something personally to you, pinapaniwalaan mo na there's ultimately something wrong sa kung ano yung tinatawanan ninyo. And that is matuturing natin na mali talaga perspective. Halimbawa, konsepto ng dark humor in terms of race, in terms of skin, no? Minsan, nagigets natin yung mga joke ng iba or form of statement na kayo lang yung nagkakaintindihan. So, depende talaga ito sa kung paano natin ito ginagamit. Minsan may mga friends ako nagkakaroon ng dark humor, minsan tinatawa na naman. But personally speaking, hindi talaga yung preferred namin in terms of our point of view sa buhay. So, minsan, nagkakaroon lang ng humor in terms of how they state a certain phrases. No? Minsan, sa kung paano lang nila ito very witty, no, in state. So, minsan, nagkakaroon ng humor sa konsepto nyo. Kaya, beige yung pinili ko. Gusto ko. Ayun, beige flag din ako kasi agree ako sa mga sinabi ni sir. Kaya, proceed na tayo sa next statement. Statement number 2 natin, my girl or boy best friend. Beige na lang pala. Ito, my bakit? Bakit red ayoko. Flag? Bakit red flag? Ano, kasi gusto ko ako lang. Gusto ko ako lang. Pero ayun nga, nag-red ako kasi sa preference ko, mas gusto ko nga yung sinabi ko na walang ano boy best friend yung partner ko kasi mas gusto ko sa akin yung attention, yung gano'n, yun lang yung gusto ko. Bakit sa inyo ba? Grabe, gusto mo sinosolo ko lang. Oo, sinosolo ko lang, gano'n. Sa akin ano, girl? Hindi kasi, hindi naman kasi lahat ng girl or boy best friend pangit sa relationship. Kasi, syempre, lahat tayo merong boy best friend or girl best friend. And wala namang limitation kasi pag sinabi nating best friend, kailangan pag babae ka, babae lang din yung best friend mo. Or pag lalaki ka, lalaki lang din yung best friend mo. So, meron talagang concept ng girl and boy best friend. And depende siya sa tao and dun mismo, let's say, dun mismo sa girl best friend or boy best friend mo na magbigay ng limitation. Lalo na pag yung best friend niya, meron ng syempre meron ng, kumbaga, in a relationship na, di ba? So, it's a matter of limitation na binibigay ng girl best friend or boy best friend. So, it's a beige flag para sa akin. So, siguro agree ako dun sa sinabi mo. It's a matter of limitation and boundaries. Lalo siguro marahil kapag nakilala mo siya, no, sa panahon na kung saan meron talaga siyang best friend. Pero siguro marahil mag-iiba yung sagot ko kapag nagkaroon siya ng boy best friend nung nakilala nung bago sabihin natin sa panahon na kayo na. Big sack. Siyempre, it's a matter of chronological order eh, no? Kung siya ay nakilala ko halimbawa na meron talaga siyang boy best friend halimbawa, maaari natin sabihin na okay lang naman. Pero tulad ng sinabi mo, meron pa rin limitations and boundaries, no? It's a matter of time, it's a matter of attitude, it's a matter of setting privacy and security as well in terms of boundaries as well. So kaya beige flag din yung sagot. Next is they have opposite interest or hobbies. Beige flag. Sa akin, mas positive siya. Alis na. Siyempre, since we're talking about dating application, halimbawa, kailangan mo i-present or sabihin natin i-market yung sarili mo para makahanap ng tao na pareho kayong ginagawa. Pareho kayo ng ginagawa. Kahit pareho kayo ng hobby, pareho kayo ng trip sa buhay, ng pinupuntahan. Maaari din natin i-consider even yung religion, halimbawa, something like that. So, definitely, kung magkaiba kayo, for example, yung religion, nagkakaroon tayo ng problema on that. Pero may mga pagkakataon din naman na kung saan na-overweight, no, ng hobby. Halimbawa na lamang, para kayo ng hobby, para kayo ng ginagawa, para sa kayo ng trip ng music, para sa kayo ng pinapanood, pero magkaiba kayo ng religion, halimbawa. So, depende sa kung gaano ba karami yung napagkakasunduan nyo. Right? So, kaya nirace ko yung green flag kasi preferably, mas better talaga na pareho kayo ng ginagawa at ng gusto para magkaroon kayo ng perfect match. Pero kung sakali man may isang bagay na hindi kayo, or sabi natin opposite, no, isa lang naman, halimbawa, maaari nyo mapag-usapan siya, halimbawa. No? Unless very strict talaga, again, sa konteksto ng religion, halimbawa. It's very strict context, right? So, maaari kong i-raise yung green flag kasi mas better talaga kung pareho kayo at hindi opposite yung ginagawa niyo pareho. In the first place, yun nga kasi talaga yung way, no, or pinaka-primary
reason mo kung bakit mo minamarket yung sarili mo sa paraan ng pagpo-post, ano ba yung hilig mo, ano ba yung hobby mo. So, more likely yung sila green flag. Ano, green din kasi mas gusto ko na parehas din yung interest and hobbies namin. Para compatible talaga kami, comfortable kami sa kung ano yung gagawin namin. Diba? Sino ba naman yung, hindi ko naman gagasasabihin na sino ba naman yung may gusto na mag, ano kayo, magkaiba kayo ng gusto na gawin sa kapag mag-hangout kayo, maglalabas kayo. Siyempre, mas masayang magkasama na parehas kayo ng tinatanaw sa buhay. Kabog! Ang lalo beige flag siya kasi, example, opposite kayo ng hobby or interest. May hobby siya or may interest siya na pwede mong i-adapt, which is yung mga good hobbies or bad hobbies. Yung mga good hobbies lang yung pwede mong i-adapt. Na in the first place, hindi kayo, for example, parehas ng hobby na yun. Then, nung naging magkakalala na kayo and naging kayo, for example, na-adapt mo na yung opposite or yung mga ibang interest niya nung umpisa, hindi mo din interest yon. So, para sa akin, maganda pag ganun yung mangyari kung meron kayo mga opposite interest. Pero, minsan kasi yung mga opposite interest ng mga tao, nagkakaroon, nag-cause din kasi yun ng conflict. For example, mag-asawa na kayo, then yung interest ng babae, gusto niya na focus sa career, for example. Then yung focus ng lalaki naman, sa pamilya, kumbaga settle, ganyan, bumuo ng pamilya, etc. Then yung babae naman, for example, gusto ng i-pursue pa yung other careers or other interests niya pa sa buhay. So, opposite sila. Kaya doon nagkakaroon ng conflict sa pagkakaroon ng opposite interest. So, para sa akin, beige flag yung pagkakaroon ng opposite interest or hobbies. Depende sa paano nyo i-handle yung opposite interest or hobby. So, ayun. Next statement tayo. They are people pleaser. Green, red, or beige flag? Red. Hindi ako people pleaser, kaya red. Red flag. Bakit? Ikaw? Ako? Oo. Red flag. Hindi kasi ako people pleaser. Kaya red flag siya para sa akin. Pero red flag siya kasi kailangan nating malaman, first of all, yung value mo pinag isang tao. Yung mga tao kasing people pleaser, minsan trauma response yan na kumbaga ayaw nila na iwanan sila ng tao or ayaw nila na hindi sila magustuhan ng ibang tao. Kaya piniplease nila yung tao na yun para magstay sa kanila o magstay sa buhay nila. Kaya siya red flag kasi in the first place, kailangan mo malaman yung worth mo. And kailangan mo din malaman kung sino yung mga taong worth it sa buhay mo. Yung mga taong hindi mo kailangan i-please para magstay. Kasi yung mga taong gusto magstay sa buhay mo, hindi mo naman kailangan i-please yan para magstay. They will stay sa buhay mo. Magsistay sila sa buhay mo kung gusto nila. So in the first place, walang people pleaser dapat sa wala dapat konsepto ng people pleasing. Agree ako sa iyo kaya nag-red na rin ako. Ako red flag dahil agree ako dun sa konsepto. Pero personally speaking, hindi ko siya ma-adapt because I can somehow say na somehow minsan nagiging people pleaser din ako. Pero conceptually speaking, correct, no? It's actually a trauma response, no? Minsan trauma response siya na ayaw mo talagang mawala yung isang tao sa iyo. Ito yung tinatawag natin minsan na kahit sa mga simpleng interaction lang, no? Ito yung tinatawag natin minsan na si punks, 'di ba? Yung separation anxiety minsan, no? Lalo na ayaw mo mahiwalay sa tao na 'yon. So, conceptually speaking, red flag siya. Pero sometimes we have to understand that person. Pero nagiging red flag siya kasi kailangan niya talagang, at least in her or in his point in time, na kailangan niya maging, ma-realize sa sarili niya na hindi dapat siya nag-please para lang mag-stay ng isang tao. It's actually, you're correct. Kung gusto talaga mag-stay ng isang tao, mag-i-stay talaga siya. Medyo masakit siya, pero you're correct. So, ayan, next tayo na statement.
wants to keep the relationship low-key or private. Red flag! Ano, beige flag ako kasi para sa akin na, sa akin ulit. Oh, syempre, boring siya, 'di ba? Kapag niloki mo pa siya. Tama na 'yung hanggang soft lunch na lang mo. Na soft lunch na kita hanggang doon na lang. Tapos kailangan mo na para sa akin gusto ko na siyang ipakilala, 'di ba? Ganon. Ganon ako. Oo. Wala nang soft lunch. Oo. Agad. Bakit ka? Ba't nag-red sa'yo? Yung personality ko kasi, hindi kasi ako malo-key sa mga bagay-bagay. Kaya, yun. Kung meron man, kung mag-enter man ako sa isang relationship, hindi naman siya yung point na everyday i-hard lunch, everyday i-introduce mo sa mga PowerPoint mo siya. Kung baga, hindi ko siya ilo-low-key. Yun yung argument. Hindi ko siya ilo-low-key or ipa-private. Ano siya? Kung gusto malaman ng ibang tao, edi malaman nila. Kung baga, yung concept na gano'n. Kaya red flag sa akin yung mga relationship na kailangan ilo-key or private. So sa akin, green flag siya. So, first time yata natin hindi mag-casual sa mga bagay. Sa akin kasi hindi naman kasi negative yung perspective ng low-key. Right? I'm a very private person in terms of relationship. No, even ngayon mga close friend ko, hindi talaga nila alam kung ano yung status na meron ako. Right? Even yung mga closest friend, I often tell them what is really happening in terms of, sabihin natin, relationship. So for me, very private ako in terms of relationship, no? Probably siguro yung past self ko, siguro maaari kong sabihin na red flag siya. Kasi gusto ko talaga siyang ipakalandakan sa napakarami. But sa time goes by, for me, mas okay lang na tahimik, no? Ang pinaka-importante kasi is, again, at least for me, ang pinaka-importante is sa kung ano ba yung relationship nyong dalawa at ano ba yung both na pagkakasunduan at hindi nyo na pagkakasunduan. Kung meron kayo hindi na pagkakasunduan, halimbawa, or na pagkakasunduan naman, at least umiikot yun sa inyong dalawa lang. No? So, medyo private ako sa perspective ng relationship. So, ayun, next statement tayo. So, boastful about their achievements on social media. Ako mauna. Siguro, boastful about being achievement social media. May pagkakaiba yung pagmamayabang sa pagmamalaki. O, at marahil hindi atin gagamitin yung term na pagmamayabang sa pagmamalaki. Maaari mo kasing iibida yung mga bagay na na-achieve mo. At ito yung sa mga paraan para i-market yung sarili mo if you are using a dating application. Right? So, importante na ipakita mo, no? Kapag gumagamit ka ng dating application, na ipakita na yung mga bagay na na-achieve mo. Minsan nga may mga profile picture na sinasama nila yung achievement mo sa buhay, halimbawa awards for example, but not to the point na inililista mo siya. Pero it's a matter of, alam mo yun, pagpapakita ng mga bagay na ito ka na sa buhay. No? Sa paggamit, since we're talking about social media, we're talking about dating application, oftenly, no? The way you market yourself, it reflects socioeconomic status. Magmula sa ano ba yung ginagawa mo, hobbies mo, yung profile picture mo, even yung background, for example, no, it reflects socioeconomic status. And that's one of the way how you market yourself on the dating application. Isang halimbawa na nga lang, no, minsan tinitignan natin ano ba yung background ng image mo. Halimbawa na lamang, ikaw ay nasa ibang bansa, halimbawa. Minsan ikaw ay nasa lugar na hindi basta-basta naaabot ng isang ordinaryo na tao, halimbawa, unless meron kang pera. So definitely it reflects something. So makita mo pa lang sa profile picture pa lang, tinitignan na kaagad 'yon, no? As a form of preference. At para sa isang tao na nagpo-post ng isang achievement, para kasi iba kasi minsan iniisip nila na it's a form of achievement kapag nakapunta ka sa lugar na madalas ay napupuntahan lang ng what, may kayang tao, may yamang tao, halimbawa, it's a form of achievement. At maaari natin sabihin na pinagmamalaki niya at pinagmamayabang. And that's actually one of the effective way paano mo i-market yung sarili mo. So, bakit beige flag siya? Kasi maaari mong minsan ipinapakita natin sa dating application yung ganong klase ng achievement kung matuturing natin. No? Nakarating ka sa ibang bansa, nakarating ka sa lugar na to, nakakumakain ka sa isang
magandang restaurant, for example, that's a form of achievement para sa iba. No? Isa itong way, again, effective way para i-market yung sarili. So, bakit beige siya? Kasi magkaiba yung pagmamayabang sa pagmamalaki. Pagmamayabang is minsan pinagmamayabang natin yung mga bagay na hindi naman talaga kayabang-yabang, lalo na if you are using it as a form of deceit. No? Isa ito sa mga negative na aspeto sa paggamit ng dating application, yung kung paano mo lulokohin yung iba, no, sa paraan na hindi mo naman talaga or hindi mo naman talaga kaya or sa paraan na hindi mo naman talaga nakuha. So, ikaw may an, bakit tayo green? Green flag kasi sabi kasi ano eh, boastful about their achievements on social media. So, ano 'yon? Achievement nila yung sarili nilang achievement. Kasi hindi naman siya totally na i-boast mo siya. Gusto mo lang kumbaga i-share yung achievement mo sa ibang tao. Kasi yung achievement mo na yon, it's kumbaga worth it siya na i-share sa ibang tao, hindi lang sarilihin yung mga achievement na yun. Kasi di ba meron tayong small achievements, big achievements sa mga bagay-bagay. Siyempre yung ibang mga small achievements natin, sinasarili natin yun eh. Pero minsan, nagiging nararamdaman natin yung happiness or satisfaction, nadadagdagan yung satisfaction and happiness natin. Nung nakuha natin yung achievement na yun, we share it sa ibang tao. Lalo na pag yung achievement natin, masaya din yung ibang tao sa achievement. So, para sa akin, yung pag hindi siya boastful actually, hindi ako agree dun sa pagiging boastful. Kumaga, pag-share ng mga achievements sa social media. Green flag talaga siya para sa akin. Okay, I think that wraps up our today's podcast. It was such a beautiful and fun discussion. Of course, we would like also to express our gratitude to our guest speakers for generously dedicating their time to share their insights on online dating, social media, and everything in between with us. Thank you so much for tuning into the TMI Talks with Hataw PUP podcast. We hope that you enjoy and learn something from this episode. Take note that if you want to get more glimpse of us, you can follow us in our official social media accounts and you can comment or message us for reviews, suggestions, and feedback. We would like to read everything from you guys. Thank you again and goodbye. Thank you for listening.